Malaki ang pagkamuhi ko sa aking kinalaki ang lugar. Liblib kasi at malayo sa kabiasnan. Tanging kuliglig lamang aking naririnig paggabi sapagkat nasa gitna kami ng kagubatan. Kasama kong naninirahan dito ang aking ina. Sa totoo lang, gaya ng pagkamuhi ko sa aking ina, namumuhi nga din ako sa aking lugar na to, di ba? Malaki nga ang pagkamuhi ko sa aking ina. Dahil sa itsura niyang parang halimaw, sunog ang kalahating na mukha at talaga namang nakakatakot. Ang bawat batang kanyang makakasalubong ay sumisigaw ng, "Merong halimaw!" Yan din ang malaking dahilan kung bakit ayaw ko sa lugar na to. Sabi sa akin ng aking ina, ako na lang daw ang natitira niyang kamag-anak. Hindi na daw niya kilala kung sino pa ang mga kamag-anak niya. Sa murang isip ko noon, siguro iniwan na talaga kami ng kamag-anak ni ina dahil sa itsura niya. Ayaw masabing may kamag-anak silang halimaw kaya ganun. Dito na umusbong ang unti-unti kong pagkamuhi sa kanya. Siya ang nagdala ng mala sa akin. Pangungulekta ng basura ang hanap buhay ng akin na bukod sa pagtatanim na iba't ibang gulay. Siyang mag-isa ang naghahanap buhay parang sa aming dalawa. Ganun pa man, sinikap niya ako'y mapag-aral. Nung una, hinahatid pa niya ako sa gate ng paaralan bago dumiretso sa tambakan ng basura. Pero hindi ko alintana kung sino man ang makakakita sa akin kasama siya. Pero habang nagtatagal, iba't iba na ang kwento na aking naririnig na sa aking mga kaklase. Kesyo anak daw ako ng halimaw. May lahi daw kaming halimaw. Dahil doon, simula noon, hindi ko na nagpahatid sa aking ina at sinabihan din siya, "Inay, huwag mo na nga akong hinahatid sa eskwela." Isang araw umuulan noon. Hindi ko inaasang makikita ko sa labas ng paaralan ng aking ina na may dalang payong. Iiwas sana ako, pero ako'y kanyang tinawag. "Shara! Shara, anak!" Dinig na dinig ng mga kaklase ang kanyang boses. Nagtakbuhan sila nang makalapit siya sa akin. "Anak ng halimaw! Anak ng halimaw!" Boses ng ibang batang hindi umaalis sa akin tenga. Dali-dali akong tumakbo papauwi. Hindi ko pinansin si ina. Hinayaan ko na lang na mabasa ako ng ulan kesa makasabay siya sa pag-uwi. "Inay, bakit ba ganyan ang itsura mo? Bakit ba mukha kang halimaw? Ba't ba hindi ka na lang mamatay?" Aking nasabi sa kanya, dala na rin ang pagkapahiya ko sa aking makaklase kaya lumabas sa akin tumibi. Pinili ni ina na manahimik. Gabi nun, napagpasyahan kong lumabas ng kwarto upang kumuha ng tubig. Nakita ko siya sa sulok ng mesa tahimik na umiiyak. May kurot sa aking puso na makita siyang ganun. Noon din, ipinangako ko sa sarili kong hindi ako magiging katulad niya. Nag-aral ako ng mabuti. Nagkamit ng karangalan sa pagtatapos sa mataas na paaralan. Pagkatapos ng high school, umalis ako sa aming bahay nang walang paalam. At nakipagsapalaran sa ibang lugar. Malaki ang naging epekto sa akin ng aking ina. Yun ang ginamit kong kasangkapan upang pagbutihin ang pagtatrabaho sa umaga at pag-aaral sa gabi. Mahabang panahon ang lumipas, nang dumating ng panahon na ako'y naging magtagumpay at naging isang arkitekto, nagkaroon ng bahay sa isang subdivision at nakabili rin ako ng magarang sasakyan, nagkaroon ako ng asawa at isang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kakagaling lang namin magsimba ng aking pamilya. Naglalaro ang aking anak sa hindi kalayuan habang kausap ko ang ibang kakilala. Nagulat na lang ako nang marinig ko ang aking anak na tumakbo at sumigaw papalapit sa akin.
Mommy, may lumapit sa aking halimaw. Agad kong nilapitan kung sino ang sinasabi ng aking anak. Nagulat ako sa aking paglapit. Ang sinasabing halimaw ay ang babaeng matagal ko nang hindi nakikita. Ano yung ginagawa mo dito? Huwag kang lalapit sa anak ko. Hindi mo ba alam na tinatakot mo siya? Umalis ka dito! Doon ka na babagay sa gitna ng gubat! Pasensya na po. Hinahanap ko lang naman ang aking anak. Matagal na siyang nawawala. Umalis ako sa gitna ng gubat para lang siya ay makita. Ano? Sa tingin mo, magpapakita pa ang anak mo sa itsura mong yan? Pasensya na po. Laking pasasalamat ko at hindi niya ako nakilala. Ipinaon ko na sa limot ang aking nakaraan. Ayaw ko na iyon ay balikan pa. Ilang taon din ang lumipas matapos ang insidente ngayon. Nang nakatanggap ako ng isang proyekto malapit sa aking paaralan na pinapasukan ko noon. Ayaw ko sanang tanggapin, pero gusto kong makita ang aking mga kaklase. At ipamukha sa kanila kung sino ang kinukutsa nila noon. Malapit nang matapos ang proyekto, nang isang biglang insidente ang nangyari. Hindi sinasadyang maatrasan ng isang mixer truck ang patas ng hollow blocks malapit sa akin. Nagbagsakan ng mga bagay na yon at hindi ko na namalayan ang iba pang pangyayari.